Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Muli tayo'y nagsama upang tayo'y makarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Para po, bago po tayo magsimula, tayo po'y umukot manalangin. Panginoong Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa hapon na inyo muli ay kami bigyan ng pagkakataon upang kami ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Panginoon, salamat sa bagong araw na muli ay kami ay magkakasama upang makapag-aral ng mga salita mo, Panginoon. Hinihiling nga po namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng sapat na karunungan at kaalaman, Panginoon, upang mapag-aralan namin ang mga salita mo, Panginoon. Kayo nga po ang manguna at pumatnubay sa amin sa hapong ito, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon po, Lola and Lolo. Afternoon. Muli, isang mapagpalang hapon po sa lahat. Ang paksa po natin sa hapon na ito ay pinamagatang tunay na pagbabago. At ang teksto ay matatagpuan sa Filipos 3 verse 12. Ganito po ang sinasabi, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Ano-ano ang mga dapat na mayroon tayo upang maganap sa atin ang tunay na pagbabago? Meron po akong inihandang apat na dapat mayroon tayo upang maging ganap. Upang maging ganap na tunay na pagbabago. Maganap sa atin ang tunay na pagbabago. Una, dapat mayroon tayong inspirasyon. Sa Filipos 3 verse 13 ay binanggit ni Pablo ang pinagmumulan ng kanyang inspirasyon. Basahin po natin sa Filipos 3 verse 13. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layuning nais kong makamtan. Ito yung inspirasyon na katulad ng ginawa ni Pablo. Inspirasyon niya yung kalimutan, gawin yung mga bagay na mga dapat gawin bilang para makuha natin yung ganap na pagbabago. Si Pablo, yung kinalimutan niya yung mga nakaraan na kanyang mga gawain. Sinisikap niya dahil hindi niya pa tuluyang nagagawa yung nasabing nakamit niya na yung tunay na pagbabago. Ginagawa ni Pablo na kalimutan yung mga nakaraan at gumagawa siya ng paraan at sinisikap niya na marating ang layunin na nais niyang makamtan ngayon. Ito yung inspirasyon na hindi basta-basta nasisira. Ito yung hindi
hindi basta-basta nasisira, kundi ito'y buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos sa kalangitan. Ginawa ni Pablo itong inspirasyon na ito, yung makasama niya ang ating Panginoon, na makamnit niya yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Ginagawa niyang inspirasyon iyon upang makamit ang tunay na pagbabago. Kaya sa atin, gawin din natin yung inspirasyon na ginagawa ni Pablo ngayon. Dahil itong inspirasyon na to, hindi siya basta-basta nasisira or nakukuha ng ibang tao sa atin, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang ang magbibigay nito sa atin. Ito po yung una, dapat mayroon tayong inspirasyon. Hindi lang inspirasyon tungkol sa mga minamahal natin or minamahal natin bilang karelasyon. Ayan. Hindi lang dahil doon. Ayan. Pangalawa, dapat mayroon tayong bagong pananaw sa buhay. Ito yung pananaw na may mga pagkakataon na hindi natin mababago ang sitwasyon. Hindi natin mababago ang sitwasyon, pero maaari natin baguhin ang pananaw sa sitwasyon at pagkakataon. Si Apostol Pablo ay dumanas ng pagsubok at panganib sa buhay. Si Apostol Pablo ay dumanas ng pagsubok at panganib sa buhay. Nilayuan siya ng kanyang mga kaibigan at ibinilanggo. Pero hindi 'yun naging hadlang para paglingkuran niya at alalahanin ang ating Panginoon. Dahil sa may isinulat si Apostol Pablo sa Filipos 4 verse 4 na sinasabi, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Inuulit ko, magalak kayo. Yun, 'di ba? May yung sitwasyon ni Apostol Pablo na nilayuan siya ng kanyang mga kaibigan, ibinilanggo siya, pero hindi siya doon nagstay sa pagsubok na 'yon. Binago niya yung pananaw niya dahil kahit nandun siya sa part na nakakaranas siya ng pagsubok, hindi inalala niya pa rin ang ating Panginoon. May mga bagay tayong pwedeng, may mga sitwasyon na pwede nating baguhin o yung pananaw natin pwede nating baguhin. Halimbawa dito sa pandemic na nararanasan natin ngayon. May mga iba na dahil sa COVID ay nagiging negatibo. Pero pwede nating gawing positibo. Dahil nung walang COVID, kung ikaw ay trabaho, wala ka ng oras sa pamilya. Nawawalan ka na ng bonding time or mga ganun. Nung nagkaroon ng COVID, syempre, nawalan ng trabaho, nagstay sa bahay, yung mga ganun. Isa iba, negatibo ang COVID-19. Hindi naman natin ikakaila na magiging negatibo talaga siya dahil may mga nawawala, may nagkakasakit, namamatay, mga ganun. Pero pwede din nating isipin na dahil sa COVID, dun sa mga taong nawala ng oras para sa pamilya,
pwedeng gawing positive dahil nagstay sila sa bahay. Nagkaroon sila ng oras sa pamilya. Hindi man lahat, kasi yung iba, work from home, di ba po? Pero yung iba, dun makikita yung pagkakaiba nung nagka-oras ka sa pamilya mo nung walang nararanasang COVID-19 at nung may puro ka lang trabaho. Kasi isipin natin, pwede natin siyang baguhin kaya yung COVID-19 na to, pwedeng para magkaroon tayo ng oras sa ating pamilya. Sabay yung kakain ng buong pamilya, magkakaroon kayo ng oras, magbanding, magkwentuhan. Yung mga, sa mga time na may trabaho ka at di mo nagagawa yun. Pero nitong nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ka ng oras para sa pamilya mo. Yung ganong part. Pwede natin siyang negatibo man siya, pero pwede natin bigyan ng positibo. Yung katulad ng ginawa ni Apostol Pablo, na kahit nakaranas siya ng pagsubok, na nilayuan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, and then ikinulong pa siya, ibinilanggo. Pero inalala niya pa rin ang ating Panginoon. Di ba po? Sa atin, kahit na nagka-COVID-19 tayo and then di tayo makapag-aral ng magkakasama tayo. Pero nagkaroon tayo ng paraan para makapagbahagi pa rin ng kanyang mga salita through life. Di ba po? So, naging positibo pa rin siya sa atin kahit na medyo mahirap na hindi tayo nagkakasama-sama. Ayun. Ayun, may share si Brother Jonel. Nasa pananaw po natin 'yon, yung magiging positibo. Yung pananaw natin, magiging positibo pa rin itong mga nangyayari. Yan. Yung mga, pwede pa rin siyang maging positibo talaga kung ano yung mga nangyayari sa atin. Yan po yung pangalawa. Dapat meron tayong bagong pananaw sa buhay. Yun. At ang pangatlo, dapat meron tayong malaking misyon sa buhay. Ano nga po ba itong misyon natin sa buhay? Bawat tao ay may misyon sa buhay, di ba po? Kung sa panahon natin, upang itaas natin yung antas ng ating buhay bilang Kristiyano, ano po ba pwede nating maging misyon at pwedeng natin baguhin yung misyon natin bilang Kristiyano? Huwag na lamang tayong manatiling tagapakinig. Di ba po? Magsimula na tayong magturo. Huwag na lamang tayong manatiling aktibo sa loob ng simbahan. Huwag na lamang tayong maglingkod. Magsimula na tayong maglingkod sa labas. Ayun. Yung mission na pwede natin gawin ay yung dati. Example, dati, tagapakinig ka lang. Nasa stage ka lang ng pakikinig. Pakikinig nung ikaw ay Sunday school pupils. Ikaw ay Sunday school pupils pa lamang. Nandun ka pa lang sa stage ngayon. So, anong gagawin mo dun? Ikaw ay magdodrawing, magmakikinig ng mga story. Aangat yun. Hindi lang doon ka, hindi ka lang doon sa stage na yon na magiging Sunday school pupils. Nung halimbawa ko na yun sa akin, doon nagsimula din ako sa Sunday school pupils,
ilang years din na nandun ako. Then, ilang years din na nakikinig lang ako sa Bible study, message, Bible study, message. Ilang years din ako na ganun. And then, simula nung pinasok ako sa pagtuturo ng Sunday school hanggang sa pumasok sa public speaking para makapag-share yung confidence, may ilabas, yung mga ganun. And then, dun sa part na yun, malaki yung pinagbago nung noon at ngayon. Dahil, yung hindi ko talaga mission na gugustuhin kong magturo at maging Sunday school teacher. And then, pero hindi mo, pag gugustuhin mo at kaloob ng ating Panginoon ay mangyayari sa iyo. Kaya yon, huwag lamang tayong manatiling tagapakinig, magsimula tayong magturo. Huwag na lamang tayong manatiling aktibo sa loob ng simbahan, magsimula na tayong maglingkod sa labas. Huwag na lamang tayong manatiling magaling sa pagsasalita. Simula nating maging aktibo sa paggawa. Ayun, meron pa. Hindi lang, may mga tao na hindi magaling sa pagsasalita. May mga taong hindi magaling sa pagsasalita, pero may mga taong magaling sa paggawa. May mga taong magaling sa paggawa, hindi magaling sa pagsasalita. Tama po ba? O magalo. Parang ganun. Ayan. Pero mas magiging okay kung magkasama yung dalawa. Magaling ka na sa pagsasalita at nakikita pa sa'yo yung mga sinasabi mo o yung mga binabahagi mo. Kasi kung sa pagsasalita ka lang magaling, pero hindi na makikita sa sarili mo na hindi naman nakikita sa iyo ng mga kapatiran mo na yung mga sinasabi mo, hindi ka nagiging inspirasyon sa kanila. Tama po ba? Paano nila ipapakita o gagawin yung sinasabi mo kung sa sarili mo ay hindi mo naipapakita? Ayun. Yan, dapat hindi ka lang magaling sa pagsasalita, kundi magaling ka din sa paggawa. Ayun. Let us be doers of the word. Ayun. Kailangan natin gawin yung mga sinasabi rin natin. Ayun po. Iyon yung pangatlo. Dapat meron tayong mission sa buhay. Mission na pwede nating gagawin natin para makamit natin ang tunay na pagbabago. Ayun. Pang-apat, ayun, may share po si Pastor Junior. Hindi dapat natin payagan na ang ating paglilingkod ay mahadlangan ng anumang pandemic na dumaraan sa ating buhay. Ayun. Tama po yun. Hindi porket may pandemya ay mahadlangan na mahadlangan na yung paglilingkod natin, yung mga gawain natin, hindi lang doon dapat. Kailangan bilang Kristiyano at anak ng Diyos, gumagawa tayo ng paraan para makapagbahagi tayo ng kanyang mga salita. Ayun po. Salamat po. At ang pang-apat naman po ay dapat meron tayong malalim na relasyon sa Diyos. Dapat may
dapat mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos. Yun po yung pang-apat. Magkakaroon lamang tayo ng tunay na pagbabago kung mayroon tayong malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po. Masasabi natin na may malalim tayong relasyon sa kung nakikita sa atin iyon. Halimbawa, kung may sked ka sa church ng Saturday and then may gala ka ng barkada, kung ang barkada ang iyong pipiliin, may kita dun yung, hindi na dun makikita yung kung may malalim kang relasyon sa Diyos. Kasi, dun sa, kahit maliit na sa iba, maliit na bagay yung lilinisin mo yung church. Sa iba, yung hindi malalim yung relasyon sa Diyos. Sa iba, akala nila maliit lang na bagay yun. Maglilinis ka lang, pupunas-punas ka lang, ganyan. Pero, kung may malalim kang relasyon sa Diyos, may kita mo yung halaga ng gawain kahit sa maliit na bagay. Yun. Dahil, kung ang barkada ang uunahin, opo, masaya kasama ang barkada, syempre. Pero, mas masaya kung ang gawain ay yung para sa Panginoon. Lalo na kung papupurihan mo ang ating Panginoon. Mas masaya. Ang ating kailangan magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Yun. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya. Matatag na pananampalataya. Dahil doon mo makikita kung gaano ka katatag, kung gaano nakalalim yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kung doon pa lang sa maliit na bagay na sa tingin natin maliit ay hindi na doon nakikita sa iyo, wala ka nang malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi mo nakikita yung halaga ng ating Panginoon. Ayun. Yun po yung pang-apat. Dapat mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos. Ayun, may share po si Brother Larry. Ang pagsasalita na may kalakip na paggawa sa puso ay matibay na positibo. Ayun, tama po. Ayun, may share din po si Brother Junel. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Ayun. And salamat po sa Shener ni Brother Junel and Kuya Larry. And salamat po. Sikapin po natin na magkaroon ng apat na ito para makita sa atin ang tunay na pagbabago. Makita sa atin ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Malaking tulong ito sa atin ang mga ito para makamit natin ang ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay na walang hanggan at makasama natin ang ating Panginoon. Ayun, dapat nakikita po sa atin itong apat na ito para makamit natin ang tunay na pagbabago at masabi natin na tayo ay nasa proseso ng tunay na pagbabago. At syempre makikita iyon kung gagawin natin yung mga ito.
dapat makikita at mayroon tayong apat na ito. Dapat mayroon tayong inspirasyon, bagong pananaw sa buhay, malaking misyon sa buhay, at malalim na relasyon sa Diyos. Ayun. Meron pa pong shinier si Brother Saulo. Sabi po natin. Yung pagmamahal natin sa Diyos na may kasamang commitment ay makakatulong sa atin upang magkaroon ng isang buhay na nagbabago, tumalago sa kalarawan ng Diyos. Yun, salamat po. Yun. Siyempre, hindi po mawawala dapat yung commitment natin sa ating Panginoon. Yun po. Yun po yung apat na dapat nakikita, dapat na mayroon tayo upang maganap sa atin ang tunay na pagbabago. Inspirasyon, bagong pananaw sa buhay, malaking misyon sa buhay, at malalim na relasyon sa Diyos. Yun po. May mga isi-share pa po ba? May share po si Pastor Paul. Ang pagbabago ay tuloy-tuloy, parang paglago lang. Step by step, tungo sa ganap na pagbabago. Yun. Salamat po. Kung wala na po, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, naming dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay inyong iningatan at ginabayan, Panginoon, sa nagabayan, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Kayo nga po ang matubay, Panginoon, sa amin upang makamit namin ang tunay na pagbabago, Panginoon, bilang inyong mga anak, Panginoon. Kami nga po ay dumadalangin na kami po ay inyong ingatan at pagpalain, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang missionary si Pastor Junior, sabi, sa Ephesians 6 verse 11, mga bihis kayo ng bulong, buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay sa mga lalang ng Diablo. Salamat po. Yan. Sagot ni Kuya John, disiplina po ang meaning nito, hindi po literal na hinahampas ang sarili. Yan. Sa shinare po ni Father Janelle yun kanina. Ayan. May shinare din po si Brother Janelle ulit. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo sa gayon upang magsitakbo. Haba pala nito. Sitamo kayo. Ayan. Ano yan pa yung shinay ni Kahala naman. Ayan. Hinlang po at magandang hapon.
summer land of bliss, land beyond so fair and bright, land beyond where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows darkening this, and far beyond the sighing, moaning and weeping, lies the summer land of bliss. Land beyond so fair and bright, land beyond where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond so fair and bright, land beyond where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss.